Mga ka-showbiz, hindi pa mag-iisang taon matapos na lumipat sa GMA si Idol Philippines champion Stephanie De Maranan. Tila hindi natutuwa ang ilang fans ng idol sa tinatamasang exposure nito sa bagong network. Ito ang mga hinaing na mababasa sa isang YouTube upload ng GMA Singers. Miyerkules, tampok ang latest na guest appearance ni Stephanie sa Sunday show na The Bubay and Tekla Show. Habang palaban namang kinanta ni Stephanie ang kanyang version na hit ni Maymay Entrata na Ama Kabugera. Ilang fans naman ang may agam-agam na anilay unstable position umano ng singer sa Kapuso Network. Sad ako sa paglipat ni Stephanie, wala siyang segment sa AOS. Pinag-queendom siya then inalis, super champion pawala-wala. She deserved to have a segment na matatag. Nakakaya, lumipat yung tao at pinili ang GMA pero nga, opening lang, sinasama palagi. Sana magkaroon siya ng sariling segment like Young Divas with Golden and Viana. Nasasayang ang talent ni Seth. Dismayadong komento ng fans. I don't know pero ang unstable ng position ni Stephanie sa GMA. Minsan nasa queendom, minsan sa champ, minsan sa sayaw, minsan solo na lang. Parang saan-saan na lang tinatapon para di ma-out of place. Kahit anong performance na lang, unlike nung sa ASA pa siya. She's always with new generation divas. Doon sa mga nalulungkot sa treatment daw na binibigay ng GMA at AOS kay Stephanie, eto na lang isipin nyo. GMA is letting Stephanie explore instead of just packaging her as a plain diva and plain biritera. That's why she's been trying new things as a singer and performer and as a Kapuso. Ginawa niya dati yung mga birit-birit sa pinanggalingan niya pero di naman siya gaano napansin. Dagdag na panlulungo ng masugid na tagahanga ni Stephanie. Kasalukuyang nasa pangangalaga naman ang cornerstone ng unang Idol Philippines champion noong September 2022. Kasabay ng controversial na parinig umano ni ang kabogable star Vice Ganda sa Young Idol. Matatanda ang tiniyak ng GMA ang maningning na future pa ni Stephanie sa network. Bago maging grand winner ng Idol Philippines Season 1, naging suki ng mga singing competition sa Kapamilya Network si Seth. Una siyang napanood sa The Voice Kids Philippines noong 2015 at Tawag ng Tanghalan noong 2018.